latest na showbiz updates ihahatid na ngayong Martes. At syempre pa ang latest scoops ng mga host. Abangan! Ito ang chikahang always the best. Dito ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest of late. Ang latest ngayong Martes, ang mga bigating pasabog ng gabi ibibigay na. Ang latest mga katakam-takam na balita iaahin na. Ang latest mga nagiinit na showbiz balita narito na. At ang latest po ngayong Martes ng gabi mga kapatid, ang mga pinagpipistahang issue ng showbiz ay nako ihahatid na. Okay. Ito naman baon ko, hindi exactly baon, kundi isang question na ibabato ko sa aking tatlong kaibigan dito, okay. Aking tatlong kapatid. Ito ay ukol sa mga issue na, sabihin natin, behavior at panlipunan ukol sa nangyari kay Maha at kay Kim Chu. Nag-Twitter survey kasi uli ako at itinanong ko sa aking mga followers, sa tingin ninyo, anong opinion ninyo, tama ba na magkaroon ka ng relasyon sa ex ng isang best friend mo? Ako, mauna din. Sige, go. Okay, sa biglaang tingin, parang wala nang karapatan pa na magalit o magselos itong si Kim Chu kasi tapos na naman sila ni Gerald kung pumasok man si Maha. Pero ang bansang ito ay maingat, marespeto sa isang pagkakaibigan. Okay. So kapag best friend mo ang isang babae na iniiyakan mo pa kapag may problema ka nung araw na kayo pa ng lalaki at ngayon ay pumasok sa eksena, iniiyakan mo, mahala yon sa pananaw natin. Kahit, I mean, Christy, kahit may tuldok na yung relasyon at 3 years na ang lumipas. Direk kakambal nga na yung pag-iingat natin sa pagkakaibigan. Yes. Yung nayan kasi. Tsaka di ba kaya kasi sinasabi ni Kim Chu, di ba, meron siya nasabi. Walang delikadesa. Oh, tsaka parang kinain niya lahat yung mga sinabi niya. Kasi siguro, I suppose, humihingi siya ng payo kay Maha. Siguro, sinabi niya, wag na yan, walang kwenta. Iwalayan mo na yan. Walang kwenta yung lalaki niyan. User yan. So, anong tingin mo? Ikaw sa tingin mo? Kasi siguro sa mga ganyan. No, from a point of view ng lalaki, ha? Sige, go. Kaya mo yun? Mahirap yun. Siguro sana nagkaroon ng preno. Pumreno muna. Pero humingi raw ng permiso, hindi ba? Kahit direct, ano na lang yun, Consuelo de Bobo na lang para kay Kim yun. Okay. Diba? Pumreno siguro before. Pa, kasi para kung titingnan mo yung mga statement ni Kim Chu, parang, kasi sinabi niya, nagulat siya eh. Nagulat siya at sinabi nga niya, ulitin ko, kinain niya ang lahat ng mga sinabi niya. I'm sure, nung umiyak nga siya, ibinabalik niya, tantanan mo na yung lalaki niya, walang mangyayari dyan, user lang yan. Tapos ngayon, itong user na to, karelasyon niya. O ikaw naman, Divine, from a point of view ng girl, would you, how would you feel kung nyari ang ex mo, ay all of a sudden, you found out yung best friend mo ang karelasyon? Ay, alam mo, ganun din sasabihin, kung malamang kasi siya rin yung iniiyakan ko. Lahi kasi namin yan mapagpahalaga. Pero ang dami namang lalaki direct, di ba, na pwede mo naman na, ang dami mong pagpipilian dyan, wag na yung makakasakit ka ng kaibigan mo. Oh, marami kasi rin nag-comment nung sa Twitter ko na baka raw ito ay part of a promotional video. Ay, sa radyo rin. Sa programa namin sa radyo talaga sinasabi, tantana na nga kami ng tatlong yan. I'm sure promo yan para sa television. Pero ang sa akin naman, dahil personally kilala ko, okay, mas kilala ko siyempre si Kim, ano, at saka si Gerald, lalo na si Kim, ano, na talagang parang hindi yan sa karakter ni Kim na gamitin ang kanyang personal na buhay para mag-promote. At marami rin naman ang comment sabi, wala, past is past. Ano ba, 2012 na, wala nang ganyan-ganyan. Pero, you know, I agree with you, Christy. I agree with all of you na, alam, kasi ang timbangan niya ni, ano ba mas mahalaga? Ang relasyon o yung pagkakaibigan. Yun ang timbangan niya. And apparently, lumabas ang katotohanan. Yes. Diba? At talaga naparatangan si Maha na talagang pinanindigan niya ang Year of the Snake. Kaya nga ang tawag ng mga fans ni Kim ngayon kay Maha, alam ba ko ano? Ano? J-Lo. Pero hindi J-Lo, kundi Anaconda. Anaconda. Ito naman ang payo ko lamang kay Kim. Kim, alam mo, ang dami-dami. Parang hindi ka siya over eh. Hindi, alam mo, alam mo kahit over ka na. Ang daming isla sa dagat. Ang daming isla sa dagat, tsaka sa ganda ng pagkatao mo, maybe merong mas talagang truly deserving of all your kindness and goodness. Ano, kakaloka si Ma, kahit kanino na lang, ano, nandiyan kay Piora Pascual, pinagtaas naman ang kilay ng publiko, hindi naman totoo, nandiyan kay Mateo, nandiyan kay Coco, pati si Jason Abalos, naging karelasyon niya, ayaw rin niya aminin, pero ang dami.
Para yatang ang bata pa niya para kumanta ng merry-go-round, di ba? Nakakaloka lang yun sa show nila dahil magkasama sila at magka-eksena. Ang hirap. Dapin! Ako, dapin! Lalo pat nagsalita si Kim Chu at nalaman ng sambayanan. How it will affect the friendship, di ba? At si Direk Joey, hindi nyo na itatanong na apektuhan siya dito dahil si Gerald ay pagkakas. Okay. At saka mahal ko si Kim. Yes! Si Gerald. Mahal ko si Kim. Wala pong kawala mga kapatid ang mga bigating issue ngayong Martes ng gabi. Susunod na, ito po Ang Latest! Ang latest from the press, maririnig na! Eksklusibo mula sa report ni Pilar Mateo, Chris Aquino, may derechahang lilinawin. Lahat ng may init na issue at intriga sa kanyang buhay at karera, isa-isang sasagutin ng Queen of All Media. Una, pag-goodbye sa MMFF, may katotohanan nga ba? I'm done with the film festival. Na-achieve ko naman at ibinigay naman ni Lord ang mga wish ko since 2010 hanggang 2012. Although nung mag-usap kami ni Attorney Joji Alonso, may ino-offer siyang project for me and Uge. Ikalawa, pagpasok sa politika, tuloy na nga ba? My mom told me that politics is a matter of destiny and parang hindi siya talaga para sa akin. Pagdidiin pa ng TV host actress. Ayoko rin naman masira ang name ng aming family. At the rate things are going, yes, hindi ako destined to become a politician. Hindi rin ako destined to become a wife at tanggap ko na yun. Doon na ata nabalansi ang buhay ko. Ikatlo, Chris. Handa na nga bang mag-retire sa showbiz? Nagpe-prepara lang naman. Ang promise ko sa mom noon, I will try not to overstay. Kasi nasabi na rin niya sa akin before na kung dumating yung time na magre-retire ako, do it while I'm still on top. Ang sabi ko nga, ayoko umalis din na ayaw na akong panoorin ng mga tao. Hindi pa naman now yon, but I know eventually paghahandaan din. Abangan ang iba pang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press.